magbubulag bulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot. Pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas. Sa ating bayang Pilipinas. Hello, magandang gabi. Meron tayong bago re-reakan ngayon. Ito matagal na nakapending to sa inbox ko. Ngayon, iaano natin, re-reakan na natin. Ito yung video ni Kuya Red. Ang title ay dalawa sila nagpakita sa amin. The Hunted Wife. Ito na naman yung ginagasgas nila, no? Kasi tapos na yung chapter doon sa Black Lady House, eh. Ngayon, nagbago sila ng location. Diba? So, iso-zoom ko lang ng konti. Yan. Okay na ba? Yan. So, reakan natin to, mga men, tong video na to. Dito na tayo mag-start. So, ang mga kasama dito, andyan si Ma'am Aloha, Bing the Creepy. Hindi ba si Sards? Ay, si Reborn. So, yan, tapos sobrang pangit yung amoy. Napatras kami. Yan, ano, mga ito. Na. Kita dyan dati. Yan, tapos sobrang pangit yung amoy. Napatras kami. Yan, mga idol. So, ganito ka. Grabe yung ano natin. Ano nga rin? Grabe din, parang mainit yun sa loob. Dati. Ha? Mainit. Sila. Dati. Nung pumunta kami, ni Kuya Red, at sa tennis hall. May tinuturo. May pakita dyan. May tinuturo sa gilid. Na dun sa taas. Sa taas ba magpapakita? Pag tinuro niya sa taas at may nagpakita dyan sa taas, ayaw na. Ayaw na. Magandang gabi sa iyo. Sabi mo magkaibigan tayo nung nakaraan, 'di ba? So kung meron ka mang galit sa kasama namin, pasensya na, ha? Wow! Ah, sa baba naman magpapakita. Pero in the first place, hindi ko nagigets yung kailangan balik-balikan nyo yan. I mean, di ba sinabi mo may galit sa kasamahan nyo tapos babalikan nyo yan? Hindi ko nakikita yung diwa nun. Hindi, honestly, ano, kayo ba nakikita nyo ba yung purpose nun? Bakit babalikan pa yung bahay na yan? Kung ano ba, meron may galit, ano? Hindi ka nalang magdala ng... Una-una, wala namang kayong ginagawa dyan talaga sa loob ng bahay, eh. Kung makapture lang kayo ng parang... alis na natin dito kung fake yung video o hindi. Pero malinaw naman na parang ginagatasan nyo lang talaga yung multo. Kasi wala naman kayo nagagawang solution talaga, eh. Hindi, sa totoo lang, di ba? Alisin na natin yung pagiging fake. Let's say ito ay totoong multo yung nagpapakita na yan, ano. Ano bang ginagawa nila Kuya Red talaga niyan? Gumagatas lang talaga sila doon sa multo? Wala naman talagang purpose. Di ba? Tapos ang sasabihin nyo, gusto nyong tulungan yung kaluluwa. I mean, men, di ba? Ano naman ngayon kung hindi mo tulungan yung kaluluwa? Anong mangyari dyan? Ano yung maidudulot sa'yo nun? Kaya nga halatang ito ay pang ano lang talaga. Pang entertainment. Na ayaw pang aminin. Oh, bro! Wow, ano eh? Luminous yung ano eh. Ano ba meaning ng luminous? Baka magkamali ako ng word, ha? Luminous. Luminous meaning. Bagal ng Google pag sa search. Tingnan natin. May tawag yun eh, kasi yung light kasi pag tinamaan siya ng flashlight, nagre-reflect yung flashlight sa kanya as if solid object siya. Ayan, oh, katulad nito. Full of or shedding light. Bright or shining. Tama ba yung ano? Especially in the dark. Hindi, tama ba yung term na luminous?
Ibig ko sabihin, pagka inanong mo siya ng ano, ng flashlight, not actually luminous ang tawag eh. Nakaka, ano kasi siya, nakaka-repel, hindi naman nakaka-repel ano, parang tama mo yung nakaka-absorb ng light. O yung natatamaan siya ng ilaw, nagigets nyo? Diba, hindi siya yung, di ba pag multo yan, dapat tumatagos yan? Kung makikita mo kasi as if ano, solid siya eh. Oh my goodness! Saan? Ha? Saan? Saan? Wow! Meron din dun! Meron dun sa taas! Pare, kulay itim! Dito meron din sa baba! Kaibigan tayo ha! Babaan natin yung lights! Dito ako nagdududa, ba't kailangan babaan yung lights? Kahit kailan hindi ko naiintindihan yun, yung bakit babaan. Ni hindi naman ipapaliwanag ni, ano, napaliwanag ba ni Kuwera dito? Tingnan nga natin. Babaan lang. Wow! My goodness. Bakit bababaan ng lights? Ano yung reason? Ano yung reason? Lower lang yung lights. May malinaw ba na reason to kung bakit bababaan ang lights? Sandali, parang meron yata isa tayong video na nareakan eh. Na bababaan yung lights. Ano yung reason? Tingnan nga natin, meron tayo ni Reakan before dito. Yung parang pumunta sila sa isa ito, dito yata yon, haunted mansion. Ganyan din ano eh, babaan ng ilaw. Ano yung reason na ano? Nung nakita yung white lady. Dito ha. Yung babaan ng ilaw. Tingnan nga natin. Yan. Sobrang laki ng mansion na yan. Dito ba yun? Papasukin natin mga idol. Para kung merong mga kaluluwa na nakakulong dito. Gusto ko ano yung reason kung bakit bababaan ng, ano, bababaan ng lights eh. Yun ay hindi ko talaga nagigets kahit. Bro, pag makita nyo siya sa tabi nyo, huwag yung i-approach siya agad-agad ha? Kasi pare, ramdam ko na. Oh my. So, ito yung nakita ano? Nareakan ko na to before, kailan tinamad ako i-aaral. Huwag masyadong itutok. Ano? O yan, diba ito yung may nakitang, ano, white lady. So, papabababaan din. Bro, light, baba lang. Huwag masyadong itutok. Bakit? Ayan o. Ano yung reason? Oh my goodness. Bakit? Ano yung reason? Bro, pag makita nyo siya sa tabi nyo, huwag yung i-approach siya agad-agad, ha? Kasi parang ramdam ko na kung gaano kalakas. Parang kasi sinubukan ko. Hindi ano eh, hindi siya convincing eh. Hindi, ano ba yung reason bakit kailangan hinaan yung ilaw? Parang ganyan din yung sinabi niya din dito sa loob eh. Less lang yung light, less lang. Bakit oh? Low. Kasi hindi masyado magpapaano yan pag malakas yung ilaw. Ano, hindi masyado magpapaano? So yun na reason, hindi masyadong magpaparamdam pag malakas ang ilaw. Eh, nasa harap mo na eh. Naiilawan na nga kanina yung white lady eh. Ano pang use? Bakit ilalas mo? Eh, nandun na nagparamdam na nga kahit mataas ang ilaw. Tinama, ano natin ha? I-rewind natin. Yun pala yung rason ni Kuya Red. Kaya daw ilalas yung light. Kasi nga daw, hindi magpaparamdam. Pero ito obviously, nagparamdam na eh. Diba? Malakas yung ilaw niya. Oh, lakas ang ilaw niya. Oh, malakas yung ilaw niya. Eh, bakit nagpaparamdam pa rin? Ayaw mo lang ilawan kasi baka mahuling peke. Bro, light, baba lang, huwag masyadong itutok. Oh, bakit ibababa mo ngayon? Eh, nagpaparamdam na. Diba, gulo-gulo yung ano, explanation ni Kuya Red bakit kailangan hinaan ng ilaw. Nung kanina, wala nagpapakita hinaan ng ilaw kasi hindi daw magpaparamdam, something like that, ano? Pagka nilaksan yung ilaw. Pero ngayon, nagparamdam na, nilaksan ng ilaw, nandiyan pa rin eh, nagpaparamdam pa rin eh. So, debunk yung sinabi ni Kuya Red. Ang real reason, bakit ayaw palakasin ni Kuya Red ng ilaw? Dahil makikita nyo kasi yung detalye. Makikita nyo yung kapekean. Kaya mas maganda, hindi define ang pagkakapture sa multo. Palaging nagtatago, palaging partially lang dapat ang nakikita. Diba? Kasi pag sobrang liwanag, hindi na ka panipaniwala. Yun ang rationality doon, hindi yung
Ano, kasi napatunayan naman natin mali si Kuya Red, di ba? Sinabi niya, "Oy, huwag kayong 100% ang light kasi hindi magpaparamdam daw." Eh malinaw, kahit 100% yung light nila, full body apparition pa rin yung ginagawa ng multo eh. Di ba? O asan ang logic doon sa sinasabi ni Kuya Red? Palusok na lang yan kasi baka may mahuli kayo diyan na ano eh. Relax ni mo, hayag kayo. Okay na yan. Oh my God. Oh my God. Okay lang ba napapasok kami? Kung oo, pwede mo bang buksan? Walang protection prayer bro ah. Sige bro. Pare, nakalak. Rusak sa sit ni Hidok. Ang Draco sit ni Hidok. Nakalak. Rusak sa sit ni Hidok. Ang Draco sit ni Hidok. Badiretro sa tana nung konsuan ni Ivana. Sunt, malakway, libas, lepsevenina. Libas. Masira bro. Masira. Baka magalit sa atin yung may-ari pag, pag sinipa. Ano yung sasalitaan? Spirit talker mo. Nakalak. Nakalak? Ano, umikot na? Wala? Ayun. Wala eh. Nasa script nyo naman kasi na hindi pumasok dyan. Okay lang ba na buksan mo yung pinto? Forward na natin. Yan mga idol. Wow! May tumunog dito. So meron kasing basement dito mga idol. Dito alam na nila kung saan sila dadaan ano. May tumawa. Paririnig nyo yun. Oh. Aso lang yata yun Kuya Red eh. Diba? Ang pinakaayaw ko sa mga paranormal investigator, yung parang hayok na hayok sa ebidensya. Na kahit na hindi naman paranormal, ipagpapalagay na paranormal. Diba? Tigil-tigilan nyo nga yung ganyan. Hindi kayo nakakapaghatid ng, ano yun, ng accurate na information sa mga viewers nyo pag ganyan. Eh. May tumawa. Ayan ang relisyon. May tumataw. Magandang gabi sa inyo. Kung totoo may tumawa doon, nireplay na nang nireplay yan. Walang replay eh. Ayun po, saan sila? Nandito kami ngayon, bumalik kami. Ha? Ayun, bumalik na yun. Ayan, ayan eh. Ayan, laki mo. Ayan. Pari, ano yan? Ha? Sko, pag si Reborn ang nandyan, alam mo na agad yung ano eh. Pag, biray mo, lagi ako napapansin ko na, kayo hindi ba kinahalata sa mga nire-react nating video. Palaging malapit si Reborn sa pintuan, malapit si Reborn sa kung saan umiingay. Tinan mo ha? Tinan mo ha? Ayan yung laki mo. Yan. Malabog. Pari, ano yan? Tama, may kumalabog. Ayan eh. Ayan yung laki mo. Yan. Ayan, may kumalabog ha. Yan. Ayan eh. Ayan yung laki mo. Yan. Pari, ano yan? Ha? Talaga to si Reborn eh. Ang bihira. Naalala mo Reborn no, nung nag-chat ka sa akin na marami kang alam na sikreto? Nag-chat sa akin yan dati eh. Dati, basahin nga natin yung ano, chat sa akin ni ano ni Reborn. Hindi, umaya na lang. Yung magsusumbong sana sa akin yan. Ha? Oh, oh.
dati. Ha? Akala namin kang buo. Salamin lang. Oh. Pero, bisnil mo lang. Bisita lang kami sa inyo, ha? Huwag kayo mag-alala. Grabe yung paramdam dito. Oh! Oh my goodness! Ha? Ay, kumana? Hindi, gumagana yan. Hindi pa na siya naman. Hindi pa, ayan o. Necro. Necro? Necro. Oh! Ibig sabihin ng necro is dead. Yeah. Parang ano yan eh. Parang Greek word ata. Magandang gabi. Turn right. Go right. Go right, sabi niya. Right ko o right ninyo? Wow! Pare, andyan na naman, oh. Oh. Nakita nila ngayon yan. Nakita nila. Bakit hindi nila akyatin? Nakita na nila yan, di ba? Yan yung nagpakita sa aming kinahandate yan. Siyempre, hindi ano, hindi yan aakyat. Yan. Hindi yan maakyat. Di ba? Hindi sila aakyat yan. Wow! Pari, gumagalaw din yung pinto eh. Huh? Yung pinto, gumagalaw din na yun. Oh. Bandang 14 minutes, may ano, may tip oh. Sa atin eh. Kami yung dating pumunta dito, binalikan na lang namin. Ang sadya talaga namin is yung mga kaluluwa. Huwag kayong manakit ha! Ang sabi? God? Ang sabi? Here. Ha? Here? Here. So, anong here? Here. Dito. May question mark? Oo. Wow! Pare yung pinto. Ah, ito na yung pinto na sinasabi. Oh, yung pinto. Tingnan natin. Oh my goodness. Ito yung dati. Oh. Hindi niya pa, hindi niya pa iimbestigahan yan, di ba? Hindi naman nananakit eh. Okay lang ba? Papasok kami? Matigas! Matigas! Hello? Oh. Hello? Di ko alam saan ako babaling eh. Hello? Oh my goodness! Oh! Sinasal! Ha? Kaibigan tayo ha! Wow! Palagi na lang ganyan, ano? Hindi ko naiintindihan, ba't lagi may nababato? I'm upset daw siya. So, ano yung binato? Yung ano panel yata na switch 'yan, 'di ba? Panel ng switch. Panel na switch. Paano manggagaling sa taas yung panel ng switch? Yung parang pantakip sa switch yan eh. Yan, di ba? Doon pa nga lang magtataka na kayo, paano nang galing sa taas yun? Para lang may maiba to sa ano, di ba? Dapat iniisip din yung logic behind nung ano eh. Nung pinanggagalingan eh. San manggagaling yung nasa taas? Di ba? I'm upset daw siya. Bakit?
ko. Bakit ka upset? Upset? Mare, may tumutunog. So, ito na yan. Bakit ka upset? May tumutunog sa loob. So, ang sabi sa akin nung ano, ang sabi sa akin nung nag-message nito, diyan sa bandang part na yan, 1414 yung simula eh. Doon muna tayo sa 1414. Hello? Wow. Ha? Alin? Yung nanay. Ano? May nananig ako. Pari may kumakatok nga sa loob. Oh my goodness. Okay lang ba? Kaibigan tayo, ha? Bro! Bro! Oh. Ha? Ano nangyari? Nag-up siya. Ha? Ano yung buksan dyan? Wala. Oh! Oh! My goodness! Dito sa 1414 na, ano? Dati nandito kami. Sabi mo, magkaibigan tayo. Ang sabi nung nag-forward sa akin, 1414, diyan tayo mag-start sa 1414. Ang sabi, nagdadalawang isip daw siya pumasok sa kwarto kasi baka nag-iisip pa kung anong tricks gagawin niya para hindi mahuli yung tao sa likod ng pinto. At yun na nga, nakatutok siya sa doorknob. Tingnan mo kaliwang palad niya sa 1447. Hinugot niya yung tao, may hindi man nakita yung hinugot, pero kung may common sense ka, alam mong tao yung hinila niya palabas sa likod ng pinto sabay crop sa video. Tinan mo, ha? Sa totoo lang, mga idol, no? Nagdadalawang isip akong pumasok talaga. Oh my God. Nag-iisip siyang pumasok kasi hindi niya alam kung anong trick ang gagawin niya. Kasi yung tao na nandito sa likod ng ano eh. Nasa likod ng pintuan eh. Kung ako, kung bubuksan ko yan, pipiratin ko yung ano yan, likod ng pintuan na yan eh. Kung bubuksan ko yan. Diba? Wagin niyong kanina. Hindi po. Hindi po. Wagin yung ginakalap natin. Diba? Hindi niya madiretso yung ano, pintuan. Wow! Nag-iisang lumanoan. Ah, oo nga. Nag-isa siyang ano. Oo, tama. Nahuli ko na. Na-catch ko na yung ano. Na-catch ko na yung trick dito. So, isipin niyo mga kababayan. Pagbukas niya, isipin niyo may tao sa likod ng pintuan. Isipin niyo may tao sa likod ng pintuan, ha? Then, didiretso ni Kuya Red. Pagmasdan yung ano. Pagmasdan yung palad niya. Wow! Yung kamay ni Kuya Red, pagmasdan niya. Di ba may huhugutin siya sa likod ng pintuan. Hinugot niya, tinakpan niya yung camera, pinaalis niya na yung tao sa likod ng pintuan. Pagharap niya, wala na. Di ba? Nakikita niyo ba yung ano? Hindi logical kasi yung pag-ano ni Kuya Red. Dapat ano yan eh, nasa malayo ka eh. Titingnan mo yung nasa likod ng doorknob eh. Pero ang gagawin niya dito, ang galing na itong nag-ano ha, nung nagsumbong sa atin ha. Tinan nyo nga naman, oh. Nag-iisang lumanoan. May hinugot si Kuya Red sa likod ng pintuan. Kinrap niya, di ba? Kinrap niya. Isang lumano. Tapos, pag ano niya, nag-crap uli pabalik para hindi makita yung hinugot niya sa likod. Nag-gets nyo yung ano, yung logic behind? Ay, naku, Kuya Red. Diba? Wow. Tamo. Ayan ha. Papasok siya, may tao sa likod ng pintuan. Wow! Ang gagawin ni Kuya Red, huhugutin niya yung tao sa likod ng pintuan para mawala. Nag-crap siya. Tapos wala ng tao sa likod. Tapos nag-crap ulit pabalik. Nag-iisa siyang lumayan. Diba, wala na. O paano ngayon lalabas si Kuya Red dyan? Wala na. Naka-concentrate na sila dun sa ano, sa likod ng pintuan. Wow! Diba? Tapos ngayon, paano paatras na si Kuya Red ngayon umano para bumalik yung ano nangyari diyan? Yung tao sa likod. Ay, lumabas na ng pintuan siguro. Lumabas na ng pintuan. Ooh. Hindi, pwede rin nasa likod ni Kuya Red yun habang umaano siya, tinamuha. Ano nangyari diyan? Nasa likod ni Kuya Red yung ano, yung tao. Tama ha? Yung kaduda-duda movement ni Kuya Red dito eh. Just imagine, yung taong nahugot niya sa likod, parang shadow niya na lang yun.
Dahil nasa likod ni Kuya Red yan, hindi niya makukuna ng camera yan. Ang gagawin niya, atras-atras. Liliko siya yan. Nasa likod ni Kuya Red yan. Diba? Nasa likod ni Kuya Red yan. Ngayon, pagtalikod ni Kuya Red yan, nasa likod niya pa rin. Pagkalabas niya, saka papasok ulit sa... Siko. Yung trickery ng video na to. Next, timestamp. Sa totoo lang, dadalawang isip akong pumasok talaga. Hindi, ano, nag-iisip kayo. 1742 daw. Same scenario, 1742. Nicholas. 1742. Kung okay lang sa'yo na tumulong sa amin, pwede mo bang isara? Same scenario, ganun din ang technique ni Kuya Red, sabi. May tao dito sa likod ng pintuan. Hello? Pagpasok, may tao sa ano ng pintuan. Di ba? Oh, nag-crap na naman, may dudukos. Ang bihira. Ba't kailangan mag-crap, men? Nagsasara siya sa sarili. Doon pa nga lang eh. Doon pa nga lang, kailangan gamitin nyo na yung common sense nyo doon. Bakit nagka-crap? Bakit kailangan mag-crap doon sa ano? Doon sa likod ng pintuan. Di ba? Ito walang gumagalaw. Parang may footstep dito. Ayan o, sarili nga lang nagsasara. Nandun ako sa loob. Ano yan? Ha? Bakit? Free o three? Free. Tatlo? Free. Kanina pa yan dyan, bro. Kanina pa yan dyan. Ito eh, friendly. Gumagalaw. Paano mo nasabi friendly, men? Sige. Oliver, yung pangalan niya? 2052. So, 2052. Ha? Ayan na, 2052. O, kita nyo kad... Wait lang. Oh. So, 2052 daw eh. Oh my goodness. Panel na naman ang switch yung binabato. Oh my goodness. Saan galing to? Ewan ko, dapat binibidyohan nyo kung saan ang galing, di ba? Ulo mo galing eh. Hindi ko naiintindihan nga kung bakit ano eh. Kung bakit hindi nyo binibidyohan kung saan pumunta eh. 2052. Sa ulo niya, luha galing eh. Oh, wow! Oh, wow! Ikaw ba? Forest rights. Ha? Ano? Forest rights. Ganito ka ano, maganda ganito lang kadim. Ano? Forest rights? Ano spelling? 2052. W-R-I-T-H-E-S. Di na nila pinapansin yung ano, yung ingay eh, no? Parang common na. Ooh! 2052. Ooh! Yan. Tingnan natin. Ang theory naman dito, wow! Ang theory naman dito,
nakayuko yung nasa likod ng pintuan. Mataas yung angulo ng camera ni Kuya Red eh. Tinan mo ha. Tsaka may maririnig ka nasa ilalim na parang may ano, parang gumagalaw sa ilalim. Ayun o. Diba? Parang may kumukot-kot sa ilalim. Diba? Ha? Hindi nila binivideoan yung hagdan eh. Diba? Anyway, yun lang naman ang tinip dito sa video na to, mga men. Para kahit papaano ma-reaka natin. Obvious ano, na may iniiwasan siya. Diba? Hindi kayo naniniwala doon sa dito sa parang favorite na bahay na naman nila tong ano eh, itong White House na to eh, di ba? Yan lang po, maraming salamat. Bye-bye.